kababayang Pilipino na talagang totoong lumalaban sa katotohanan. Ako po ay isang deputy supremo ng Filipino Guerrilla Forces. Isang retired colonel ng army, 39 years ako sa serbisyo. Na kung saan ay nagserbisyo ng tapat. Ngunit nung ako'y mag-retire, nakita ko ang problema ng ating bansa. Para sa kalaman ng lahat, ako po ay Bongbong Marcos Jr. 6 million ang dinala ko sa kanya. May mga dokumento ako niyan. Ngunit after 3 months, ang mga kasama ko, minumura na ako. Bakit daw ganito? After 2 years akong umalma. After 2 years, maybe April ako nagsimula na magalit at inilabas ko ang sama ng loob ko sa nangyayari sa ating bansa. Number one kasi ang kalaban ko nung ako'y nanunungkulan sa serbisyo, aboso, tarantado at kurap na ninanakaw ang pera ng taong bayan. Yan ang aking legacy nung ako'y nasa serbisyo. Ayaw ko ang mga uniforming madong sundalo o pulisman o anong paman, Coast Guard o Navy anong paman. Ayaw ko pag kayo ay naka-uniform, dapat lagi tayong nakangiti, kamay, ngiti, bati, para ang taong bayan ay hindi matakot sa atin. Yun yung sinasabi ko. Marami ako naging estudyante ng mga Philippine National Police, Navy, Coast Guard lang yata ang hindi ko naturuan sa mga pamaraan kung paano lupigin ang insurgency. Actually, ang insurgency, kahit ako nakapikit, alam ko ang solusyon. Ang problema nga lang, ang solusyon, nasa loob ng gobyerno, hindi naman nilalabas ang solusyon. Para sa kalaman ng lahat, ako lang ang nag-iisang sundalo lumitaw sa problema ng General Palparan. Ako ay isang operation officer niya nung CI commander ng 7th Division sa Central Luzon. Ako ang nakakaalam sa kwento lahat ng nangyayari sa amin. Tingnan nyo ang Central Luzon, malinis na. Malinis na, mahirap makabalik ang Partido Komunista sa Central Luzon. Dahil ang buong buhay lang naman talaga ay mga taong bayan, ang masa. Sa masa sila kumukuha ng pera nila o ano pa mo, logistic nila. Pero balik tayo sa issue ngayon. Ang issue natin ay ano ba ang pinaka number one issue natin? Abusong Congress. Hinahamon ko ang Congress na magharap-harap kami. Ano ba ang patungkol sa investigasyon ng Huwadcom hearing na yan? Di ba ang purpose ng Huwadcom hearing ng legislative ay para gumawa ng batas? E para bang nakapunteriya sa isang tao na sinisira lang? Para sa kalamalat, Marcos ako, Duterte ako. Pero ang tinitingnan ko dito, yung tamang ginagawa sa ating bayan. Mumabagsak na. Naghihirap ng bayan. Sa panahon ni Pangulong Duterte, unang taon nakaramdam tayo ng ginhawa. Anong ginhawa? Seguridad, economic. Pero kay Marcos, hanggang ngayon, ano ba naramdaman natin? Lumalakad tayo ng gutom. Ano na? Takot noong panahon ni Tatay. Panahon ni Duterte, naramdaman natin na safety tayo pag naglakad. Ngayon, hindi natin masabi. At mas lalong nakakatakot ngayon, ang lahat ng nagbabatiko sa gobyerno ay delikado. Sabi ko nga sa aking mga vlog, sa Makabayan Informative Channel at kay Pinoy Survivor, kay General Dado, ay nakalubog na ang aming dalawang paa. Tinanggap na namin. Nung sundalo kami, isang paa lang nakalubog. Ngayon, dalawa na. Dahil alam natin kung paano sila gumawa. So, ito, ginagawa natin ito, mga pangyayaring ito, ay para lang maaksyonan natin ang problema ng bansang Pilipinas. So, ngayon, mag-iba na ang sitwasyon. Dahil
dahil nga nanalo si President-elect Trump. Yo. Oh. Wala na kaya, si Uncle Sam. Pero mayroon akong isyong ilalabas dyan. November 1, may umalis na barko ng Philippine government. Ano? Philippine government pumunta sa dagat. Hindi ko alam kung sa West Philippine Sea pumunta. Pero nung isang araw, muntik na tayong magkagera. Hindi nyo alam yan. Sinasabi ko, muntik na dahil sundalo ako, paano kung pumatol yung yung Chinese Coast Guard? Adi nagsimula na tayo ng gera. Iyari na. Kung natatandaan nyo, mayroon tayong narinig na isang US Navy retired major na the Philippine is a proxy war. Ginagamit ang Pilipinas para sa proxy war. Pero ngayon, hindi na mangyari because of Trump. Siya na ngayon ang presidente. Pero paano kung nangyari nung November 6, ang daming exercise na lugar ng tinatawag na exercise ng mga militare doon pa ginawa talaga sa West Philippine Sea. At ang araw na yon, November 6, ay panahon ng counting ng US election. So, parang isabot siya. Parang sadya, parang sabutal. Ano? Opinion ko po yan. Opinion ko, nasa inyo na kung anong gusto nyo ipalabas. Pero bilang isang Pilipino na nagmahal sa bayan, opinion ko, nilalabas ko ang opinion ng bawat Pilipino. Nasa demokrasya tayong bansa, di ba? Nasa demokrasya tayo. Alam nyo, masakit sa damdamin ko para sa mga hindi nakakaalam, sa edad kong 14 anyos, ano? Sa edad kong 14 anyos, lumaban na ako sa rebelde. Ha? 14 anyos, lumaban na ako sa rebelde sa Upi, Maguindanao. Upi, Maguindanao. Okay. We are only 17. 15 special forces and 2 CSDF, 1 CSDF and 1 Boy Scout. Ako na yung Boy Scout. Ano? Alam nyo kung ilan ang kalaban namin? Sa palagay nyo, pwede ba pag-isagot nyo? We are only 17. Umabot kami ng 3 araw, 3 gabi. 17 lang kami. Ilan ang kalaban namin? 300. Na 400 ang aming more or less kalaban. Ang sinasabi namin noon, sa report namin sa intelligence, 300 lang. Pero nung umuwi ako sa aking bayan, dahil umalis ako doon, umali ako sa bayan ko, sabi niya, mate, talagang 400 ang kalaban nyo kasi commander ng mga rebelde ang aking mga kausap. So, in my conclusion, 400 yung kalaban namin, 17 kami. Ang tanong, may namatay ba sa amin? Walang namatay sa amin. Walang na-monitor mo ako. Ha? Walang namatay sa amin. Isa lang tinamaan, yung kabady ko dito lang.